Hello mga kananay! Welcome back to my YouTube channel. I am your teacher Nanay and for today's vlog, ituturo ko po sa inyo yung tamang paraan ng paggamit ng calendar method. So this is to help my kapwa nanay na mas prefer na gumamit ng natural family planning method, the calendar method, pero hindi gaano clear sa kanila kung paano yung tamang counting para sa calendar method. So disclaimer lang po, I am not an OB-GYN, I am a biology teacher. So yung ituturo ko po sa inyo is based sa aking nalalaman at based na rin sa aking experiences. So 2 years ko na pong ginagamit yung calendar method. Okay. So ayan, so I hope makatulong sa inyo yung video ito. Okay, sa paggamit ng calendar method, kailangan lang po nating tandaan yung unang araw ng ating menstruation. Pangalawa, ilan ba yung day ng cycle mo? Is it 27, 28, or meron ka bang 30-day cycle? Okay, ngayon, kapag meron kang below 26 or more than 32-day cycle, this video is not for you. Kasi mahaba-habang computation yung gagawin natin para doon sa mga irregular yung menstruation. So we will make another video for that. Okay? So this video ay para sa mga merong regular menstruation. Okay? Ngayon, gagamit po ako ng kalendaryo para mas clear yung ating explanation. And pwede din po kayong kumuha ng inyong kalendaryo sa inyong mga bahay para matrack din ninyo yung paggamit ng calendar method. Okay? So, start na tayo. Okay, so yung gagamitin po nating kalendaryo ay yung for the month of February. Kasi dun tayo mag-base sa ating last menstruation. Okay, so ano ang unang gagawin natin? So, una, alamin mo kailan ba yung first day of your menstruation. So, para hindi tayo malito, mag-start tayo sa day 1. Okay, February 1. Okay, kapag meron kang 5 days, lagyan mo lang ng mark hanggang ikalimang araw. Pero kapag meron kang hanggang 7 days, then hanggang 7 yung lalagyan mo ng marka. So sa aking, I only have 5 days, 1 to 5 days lang yung length ng aking menstruation. So lalagyan ko dito ng tag for only 5 days. Okay? So, kung meron kayong, kung sa inyo ay hanggang day 7, dagdagan nyo na lang dito, yung pagbibilang. Okay? Hindi nyo naman maa-apektuhan yung counting natin later on. Okay, now, ang susunod na gagawin natin, aalamin mo ilan ba yung day of your cycle. Kapag meron kang 28-day cycle, magbibilang ka ng 28 days starting from day 1 of your menstruation. Okay? Ako, meron akong 28-day cycle, so magbibilang ako ng 28 days. So, starting from February 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So again, bakit 28 days yung binilang ko? Kasi meron akong 28 days cycle. Okay. Ngayon, dahil nakuha ko na kung ilan ba yung araw ng aking cycle, ang susunod kong gagawin ay magbibilang ako ng 14 days pabalik. 14 days pabalik po ha. At sa pagbibilang natin, mag-start ako mismo dito sa day 28. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, I got February 15 as ika-14 days ng ating counting. So, yan. So, nilagyan ko po siya ng pink tag. Okay. Yan. Ang tawag po natin dito, sa araw na to, is ovulation day. Ang ovulation day po, yan yung araw kung saan nagre-release ng egg ang ating ovary papunta sa fallopian tube. So, ibig sabihin,
hindi tayo pwedeng magkaroon ng contact sa ating asawa sa araw na yan. Kasi merong malaking possibilities na mabubuntis ka. Okay? Yung ovulation day po, nangyayari lang yan isang beses sa loob ng isang buwan. Ngayon, meron tayong tinatawag na plus, minus 5, and plus 2. Yun po sa akin. Yun yung ginagamit ko. So, sa iba po, minus 3, plus 3 yung ginagamit nila. So, tandaan po natin na ang sperm cell ng lalaki, may kakayanan silang mag-survive sa loob ng ating reproductive tract sa loob ng 3 to 5 days. Kaya po yung akin ay minus 5. So, meaning to say, magbibilang tayo ng 5 araw pabalik simula dito sa ovulation day. So, ang ovulation day natin ay February 15. Mag-i-start tayong magbilang pabalik dito sa 14. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So, lagyan natin ng tag. Okay, so we have February 14, February 13, February 12, 11, and 10. So, meron naman tayong tinitawag na plus 2. So, paano yung plus 2? Okay, sa plus 2, mag-a-add tayo ng 2 araw simula naman sa ovulation day. So, mag-start tayo sa 16. So, 1, 2. So, we have February 16 and February 17. So, bakit may plus 2? Okay. Ang egg cell ng babae ay may kakayanan ding mag-survive sa loob ng ating katawan, sa loob ng ating reproductive tract, sa loob ng 12 to 48 hours. So, hanggang 2 days. So, ginawa natin to make sure na safe talaga yung paggamit natin ng calendar method. Okay? Hello, baby! Hi! Say hi! Okay. Ulitin ko lang po, lagi tayong magsisimula sa day 1 ng ating menstruation. So, sa ginawa natin, meron akong 5 days. Yun yung length ng aking menstruation, kaya nilagyan ko ng 5 araw. Okay, so kapag meron kayong 7 days, lagyan nyo ng hanggang ika-7 days. After nating makuha yung first day of your menstruation, magbilang ka kung hanggang ilang araw yung iyong cycle. So sa ginawa natin, nagbilang tayo ng 28 days kasi yun yung length ng ating cycle. So, from 28 days na yan, from 28, magbibilang naman tayo ng 14 days backward para makuha natin yung mga araw na fertile tayo. Yung mga araw na unsafe tayo. Okay? So, sa ginawa natin, yung ovulation day natin is February 15. Pero dahil nga nag minus 5 and plus 2 tayo para sa safety ng ating calendar method na gagamitin. So, itong nakikita nyong merong tag na pink, yan yung ang ating unsafe days. The rest dates na walang marka, yan yung ating safe days. I hope nakatulong po itong explanation ko. Feeling ko naman. Okay, so sa paggamit po ng calendar method, kailangan lang nating tandaan yung unang araw ng menstruation natin. And kailangan yung monthly monitoring. Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa day 1 palagi tayo ng menstruation, magsisimulang mag-count. Okay? And tandaan natin na yung calendar method is a natural family planning since natural siya. Safe siyang gamitin. Kasi hindi mo kailangan mag-take ng pill that will control your reproductive hormone. Okay? And aside from safe, libre din to. Okay? Hindi mo kailangan gumastos. Kailangan lang ng discipline ng both partners para masunod talaga yung pinaplano ninyo. Okay? So yan. Yan po yung paggamit ng calendar method. Okay? So ayan.
I hope nakatulong po ito sa aking kapwa nanay na gustong gumamit ng calendar method, pero hindi masyadong klarado yung kung paano ito gamitin. Okay? And I will end my video here. So, thank you sa aking mga subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. You can just click the subscribe button para ma-notify kayo sa aking mga next uploads. So, thank you and God bless.